Paano? Sabi ng doctor na drug overdose daw. But all that blood, it's not making any sense. But Bobby isn't taking drugs. He is, but all that blood, that can't be the reason. He told me he had the exact same dream that I had. A shadow, no, a lady who looks like a... Witch. Oo, ikaw din ba? Oh my God, it's that beggar girl. She's the witch. Kaya di siya namatay after she fell off the building. She's coming after us one by one. Guys, help me. Help me. Help me, I'm next. Val. Nurse? Your dad called me nga pala. He's asking kung okay ka lang. Ano sabi mo? Nagkaka-sleep paralysis ka. Hindi nga sleep paralysis. Eh, anong gusto mong sabihin ko? Yung diagnosis ng albularyo? Anyway, he wants me to look after you habang wala pa siya. Next time, if he asks, tell him I'm fine. I have a question. For the record, hindi pa rin ako naniniwala ng supernatural ng lahat ng ito. Pero, kung sakaling ang supernatural, bakit hindi tinablan si Val? Ano ibig mong sabihin? Di ba napaniginipan niya yung witch na sinasabi niyo? Why hasn't she become sick like you and Bobby? Tita! Kamusta siya? Tulog pa rin po eh. Ha? Huh? Anak, ano pa nangyari sa'yo? Alam nyo, nung sinabi niya sa akin na hindi niya na ako kailangan, kasi aalagaan naman daw siya ni Bobby eh. Masakit sa akin yun. Gabi-gabi-gabi nagdarasal yung anak ko para mapalayo siya sa mga kapahamakan. Saan po galing yan? Sa isang albularyo. Pero hindi ko na matandaan yung pangalan niya eh. Pasensya na ha. Minda po ba yung pangalan ng albularyo? Do you think aanuhin ako ng witch na napapanaginipan niyo? I mean, I did not take part in the prank, did I? Hindi mo ba sila napapanaginipan? Hindi ko alam. Kadalasan, hindi ko naaalala yung mga panaginip ko. Anyway, binigyan ka naman ni Inday Minda ng pangontra, di ba? About that. Tinapon ko. What? Why? I wasn't a believer. Until now. Well, technically, I still don't believe all this supernatural na pinagsasabi nyo. Okay. But fine. I now acknowledge the possibility. Kausap mo. Siya. Hmm? Gutom lang yan. Matulog na tayo. Tignan mo nakita ko. Mukhang hindi pa masyado bulok. Pwede pa natin kainin. Wag! Bakit? Para to sa bago kong kaibigan. Hoy, Luna! Saan pa tayo pupunta? Hoy, baka mahuli tayo na may-ari. Kaibigan ko ang may-ari nito.
para po sa inyo. Hoy, Luna! Ano ba? Kintin. Kintin. Abot mo yung itlog. Kintin! Po. Kuha mo akong isang baso na itlog. May problema ba? Nay, napanaginipan ko po si Luna. At saka yung... Kaluluwa ni Catalina. Opo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Kagabi habang sinisiyasat ko yung karamdaman ng dalaga, nakita ko na ang kaluluwa ni Catalina umusog sa kanya. Nay, may nabanggit rin po si Jean tungkol sa isang pulubi. Hindi kaya si Luna yun? Marahil at maaari na may nagawa si Jean kay Luna na ikinagalit ng kaluluwa ni Catalina. Saan ka pupunta? Nay, hahanapin ko si Luna. Tapos? Minsan na natin napabayaan si Luna, Nay. Ganun pa rin ba yung gagawin natin ngayon? Baka nakakalimutan mo kung paano namatay ang Lola Magda mo. Iha! Luna! Wag! Kunin na po natin siya! Nakabantay ang kaluluwa ni Catalina! Nararamdaman ko siya. Minda, ilabas mo ang bote na ito. Ang nakatawang to! Sino man ang mga ibaso! Ay, pabagayin ko! Minda, umalis na kayo ni Kintin! Bilis na! Niligtas at kinupkup nung bata pa ako. Tsak, tulad ni Luna, nasa poder na ako ng kasamaan. Para saan pa ang kakayahang pinagkaloob sa atin ng Diyos kung hindi rin natin tutulungan yung mga nangangailangan? Kintin, parang anak na ang turing ko sa'yo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Alam ko, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako. Kintin, mabuti na dumalo kayo ulit dito. May nangyayari sa amin magkakaibigan na hindi namin maintindihan. Pwede bang ilarawan mo siya sa kanyang itsura niya? Jin, makinig ka sa akin! Sandali! Paano kayo magkakaintindihan yan? Tinulak niyo? Hindi. Nahulog siya. Kasi napaatras siya sa takot. Pero nabuwaba kami para tignan siya. Wala na siya dun. Si Catalina may pakana. Catalina? Oo, nung bata pa lang ako, marami na akong kwentong naririnig tungkol dyan kay Catalina. Mag-isang naninirahan si Catalina sa isang mansyon sa gitna ng gubat. Sa bayan, madalas ang mga kaso ng mga nawawalan tao. Karamihan, mga kabataan.